Sarap. For today's ganap nga ay pupunta kami ng Masiway. Tapos 1 PM na kami nakapunta mga mare dahil masakit nga yung sikmura ko. At buti na nga lang nawala din naman agad. Nagpagas na nga lang din kami mga mare dahil mahirap na magtulak syuta. Medyo malayo nga ang Masiway. 3 beses pa nga lang ako nakapunta dito. Noong unang punta ko ng Masiway ay si Ate Cherry kasama ko. Nagpicnic kami. Ang sumunod naman ay nung nagpakain kami ng Jollibee sa mga bata. Na-invite nga kami na sponsor ko dito. Dahil nag-champion nga sila sa basketball. Kaya shoutout sa napaka-generous kong sponsor na si Sdia Balin. Hindi nga namin alam na ganito pala ang eksena. Tawang-tawa nga ako sa outfitan ni Nano. Kala mo makipagsayawan, naka-shoes pa siya, Charis. Hindi nga alam, tubig lang din pala yung dadaanan. Sa totoo lang, hindi ko din naman talaga kasi alam na ganito pala ang eksena. Ang alam ko, sa bahay nga lang kami at may video okay nga daw. Pero kung alam ko na ganito, nakapag-swimsuit sana, Charis. Gusto ko yung mga ganitong lugar, yung tahimik lang. Kapag nasa englot ka na, magbabad ka na lang dyan sa tubig. Hindi nga daw lumalalim tong tubig na to, mga mare. Depende na nga lang daw kapag malakas ang ulan. Kalinis nga ng tubig. Kaya nakakahiyang magwiwi dito, Charis. Mahalata nga mga mare kapag nagwiwi ka dito. Mag-iiba ng kulay yung shubig, maninilaw, aray. Magbaba ko pala ng kolong-kolong, yun na talaga inisip ko. Kaya sabi ko, titisin ko na lang yung ihi ko hanggang sa makauwi ako, shoot. Ayun, kung alam napansin na sakto lang din pala yung outfitan ng Maring Susan ko sa pupuntahan namin. Akala nga ni Maring Risa hindi na kami pupunta dahil super late na nga yung punta namin. Kaya ang sabi niya, uwian na. Sabi ko, bago mag-uwian, napipakainin muna kami ng igad. Dahil sa haba nga ng binahin namin, nagutom na kami, Charis. At ayun nga si Maring Risa, may pakaway-kaway pa. Naghahanda na ata sa eleksyon. Aray, pagkating nga namin doon, may kanya-kanya na silang mga pwesto. Pwesto nga ng kababaihan, ng Thunder, sa syempre mga champion. Ang bansang alak nga yung iniinom nila. Syempre, ang gin bulag. Shoutout po sa inyo mga tatay. Mag-inom lang po kayo hanggat gusto nyo. At huwag kayong ihinto hanggat may natitira pa kayong konting atay, Charis. Sarap naman kasing magnoms mga mare, lalo kung ganito kaganda yung ambience. Ang swerte nga ng mga taga-Masiway. Dahil hanggang sa uniform nila at sa victory part kay sagot pa rin ni Sis Dia. Nagpakatay nga siya ng malaking baboy. Kaya syempre, for the go naman kami, baka sakali maiuwi namin yung ulo ng baboy. Charis. Sabi ko kay Sis Dia, hindi ako mahilig sa karni. Kaya nagpahanda siya kay Maring Risa ng isda. O diba, ako na nga inaya ko pa yung maarty. Pansit nga at isda lang yung kinain ko. Tinabi daw talaga ni Maring Risa yung isda para sa amin. Hinahanap ko nga italbos ng kamote at talong. Pero hindi na daw nakapagluto. Masyado na akong demand. Baka sa susunod din tinanla ako ayain, Charis. Sa ganitong lugar, masarap nga yung nakakamay lang. Kaya nagugas na ako dito, sana lang walang umihi sa mga kababaihan, aray. Pag medyo maalat na yung subo ko, alam ko na, Charis. At talaga naman, sa tubig pa kami kumain. Maraming thank you, Maring Risa, sa pag-asikaso sa amin. Thank you! Thank you!